Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Payapang panginginig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Aklo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang pag-ibig, Sister Merly po ng San Rafael. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Mapayapang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na taga-pakinig, Brother Ronnie po. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po sa programang Ang Mistisismo ng ating Pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria na mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago pa tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, kahit di po kami gaanong karapat-dapat sa inyong harapan, kami po ay umaasa sa langit. Inilalagay namin ang lahat naming pag-asa sa inyo. Umaasa po kami lagi sa inyong kabutihan, karunungan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming mapatunayan namin ang pag-asang ito sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa inyong banal na kalooban sa lahat ng mangyayari sa amin. Makikitungo po kami sa mga bagay at pangyayari ayon sa inyong gusto at nang walang kapalaluan, walang pagyayamot o anumang kasakiman. Naway pabigyan po namin kayo ng kasiyahan sa lahat ng aming mga gawain. Huwag namin nawang makalimutan ang inyong banal na kalooban na kayo pa rin ang maghahari sa bawat pagkilos namin. Sa inyo po namin inilalagay ang lahat naming pag-asa sa buhay. Gawin mo po sa amin ang anumang nararapat, sapagkat walang sinumang nakakaalam at naghahangad ng aming kapakanan ng higit po sa inyo. Kayo po ang naghahari kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ina ni Kristo, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Sister Mary, po sa ating panalangin. Isang panyaya at paalala po ng ating programa, na ang mga programa po ng ang himpilan ng ating Malaynang Maria, Radyo Maria, ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ang pagpapugay po sa inyong lahat na nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan at nasa kapayapaan sa gabi pong ito. At narito naman po muli ang inyong mga abang lingkod sa ipapawid upang makasama po kayo
At nawa po ay samahan niyo po kami upang tayo po ay magkasama-sama sa isang kwentuhan na naman sa himpapawid, sa mga paksa po na hindi naman po mahirap pa intindihin na po mga minamahal naming mga taga-subaybay. At sa panibagong gabi pong ito, nawa po ay nakapag-simba na po tayo sa kaninang umaga o kaya itong magdadapit hapon po ng linggong ito na kung saan ang paksa po ng ating ebanghelyo ay ang pagkukwento po ng ating Panginoon tungkol sa mayamang si Thebes, yung rich man, at kay Lazaro na sa ayon sa kwento, itong mayaman ay nagtamasa ng kasaganaan sa buhay niya. Lahat takamtan niya rito. At si Lazaro naman ay kumakain lang ng mumu dun sa nalalagyan sa kapag ng mayaman na yon. At nung sila'y kapwa namatay, ayon sa kwento, sa ebanghelyo po, yung mayaman eh napunta po sa impyerno, ano po, kasi wala na po siyang tatanggapin sa langit dahil natamasa na po yung sa lupa, yun ang sabi. At si Lazaro naman nasa piling ni Abraham. Ayon po sa ebanghelyo, yun po ay kwento ng ating Panginoon upang maintindihan po natin na ang buhay dito sa mundo ay hindi upang tayo po ay maging sagana sa lahat ng bagay, kundi ang maintindihan po natin dito ay kung paano po tayong tumanggap ng mga kahirapan alang-alang sa kagustuhan ng Diyos kung yun po ang magiging buhay po natin. At sa atin pong papaksain ngayon, ito po may kaugnayan sapagkat ang pagpasok po sa kaharian ng langit, sabi nga po, meron pong mga requirements yan. Sabi pa, bakit nga ba gusto natin sumunod kay Kristo? Sabi, siyempre, para makarating sa kaharian ng langit. At nga po, ang pagpunta nga po sa kaharian ng langit, hindi naman po ganun-ganun lang. May mga kailangan po tayong dapat na gawin sa atin pong mga saloobin upang tayo po ay maging karapat-dapat sa kaharian ng langit kung tayo po ay naghahangad na sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. At sa gabi pong ito, atin pong papaksain ang panibagong paksa, ang kababaang loob. Subalit bago po natin talakayin to, magre-recap po muna tayo. Ayun, so, opo, ang atin pong napaksa nung nakaraan ay ang temang malasakit, no, na kung saan ito po ay pag-uugali o saloobin ng tao na kusang loob na nagbibigay ng pagpapahalaga o yung kakayahan ng puso natin na magbigay ng walang inihintay na kapalit, no. Kung sa komunidad po natin, yung simpleng pagiging malinis, no, or yung kalinisan, na ang kapalit naman ito ay para din naman sa atin, no. So dapat po yung mindset natin, no, sa lahat po ng bigay ng ating Panginoong Diyos, yung meron tayo, spiritual man or material, galing po lahat sa Diyos yan, na huwag tayong gumawa ng hindi tama dun sa mga bagay na yon, sa mga meron tayo at meron sa kapwa natin, no? Dahil kung ganun po yung mindset natin, no, yung pananaw po natin sa kapwa natin, magiging maayos, no? Yung malasakit natin sa kanila. Dahil hindi naman lahat para sa atin lagi. At itong malasakit na ito, no, itanim natin sa sarili natin, no, sa bawat isa, no, maging pag-uugali po sana katulad po ng ebanghelyo nung nanabanggit natin nung nakaraan, no, na tularan po sana natin yung malasakit ng batang lalaki na nagbigay ng pagkain, no, para mapakain yung marami. At ito po sana ang ating itanim sa ating pagkatao na ang malasakit, no, ang maliit na malasakit ng bawat isa ay napapakinabangan ng marami. So, kung ganun po yung mindset, di ba, parang ang saya, palaging malasakit na lang sa kapwa. So, yun po, Brad. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa Rica po, ng ating nakaraang tinalakay. At nandito na naman po tayo sa panibago, mga minamahalang mga taga-subaybay. Ang paksa po natin, napakahirap gawin, kababaan ng loob. Kasi po, ang tao, ang kumibig ng tao, may pride ako, pare. Pare, hindi ako pwedeng ganun-ganun lang. Paano naman yung pride ko? Ano po? Yan pong madalas na bukang bibig po natin, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Subali dito po sa paksang ito, atin pong bubuhayin at bibigyan po ng buhay ang salitang kababaan ng loob. Dahil kung gusto po natin makarating sa karan ng langit, sabi nga, ito po yung isang susi na atin pong gagamitin o kasangkapan na ating gagamitin para po sa ating paglalakbay patungo po sa kaharian ng langit, kababaan ng loob. Bakit?
Mr. Marjorie, kahit na pagod ka pa, pakidefine mo nga yung ano, definition ng ano. Oh, yun. So, yung kababaan po ng loob, no, Brad? Mm. Humility, no? The quality or state of not thinking you are better than other people. So, the quality or state of being humble. So, ito yung isang katangian ng isang tao na may kaamuhan, walang pag-iimbot, no? May kababaan ng loob. So, yun, Brad. So, ito yung isang uri daw ng pag-iisip na o kalagayan ng pag-iisip na hindi mo inaaring higit ka sa iba, ano po, yung hindi mo iniisip na mas pataas ka sa kanila, sa iba. Hindi yung sarili mo, eh, nandun lang sa tinatawag na level ng pagiging ikaw lang, baga sa ano, hindi yung mamataas tayo na sinasabi nating ma-pride tayo, ano po. At yun na nga pong pride na siyang kabaliktaran naman ito, itong ating tatalakayin, ano po. Sa Tagalog, yung pride, ano po yan, yung pagmamataas o kapalaluan. Ano po, pagiging palalo. Yun po yung katapat po nitong kababaan ng loob. Napakahirap pong pabuhay sa pagsasagawa ng kababaan ng loob sapagkat tayo po eh nasanay na tayo po eh tumitingin na lagi tayo eh angat sa iba. Yan po yung nagiging kadahilanan, ano po. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kung bakit po nahihirapan tayong magpakababa. Bakit kailangan po ba nating magpakababa? Ano po ba ang nakagawa nito sa atin? Nga po, ano po? Sabi nga po, meron pong tatlong uri ng kababaang loob na atin pong dapat na malaman. Ano po? Una na po yan, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ilagay po natin sa komunidad, sa ating pamilya, ano po? Yung buhay, yung tinatawag na kababaang loob sa mas mababa sa'yo. Yung mas mababa. Napakahirap nun. Mahirap yata yun. Mm. Mas mayaman ka. Baba ka na. Mas mababa pa sa'yo. Papakababa ka sa mababa mas mababa pa sa'yo. Ano po? Parang napakahirap. Pero, ibig ba sabihin, pagpapakababa, yung magiging sunuran ka ba sa isang tao, lalo na kung siya, kung ano sabihin sa'yo. Hindi naman sa ganun, ano, ano po. Ito po kasing sa atin pong komunidad, may nakikita po ako, ano po, yung pong paraan ng pagpapakababa sa higit na mas mababa. Mayroon po akong kilalang tao. Napasyal po ako sa isang institusyon ng yung mga matatanda na doon po sila inaaruga. Mm-mm. Yung mga matatanda po na wala nang mga kamag-anak, no? Mm-hmm. O kaya sinusurrender sila ng kamag-anak nila. For the aged? Oo, yan po. Mga yun, bahay pag-ibig, ganyan. Bahay pag-ibig, bahay kalinga. Bahay kalinga. May napuntahan po akong ganyan, ano po. At yung kilala kong tao na yun, eh, mataas po siyang tao. Literal. Mm-mm. Literal mataas siya, malaking tao siya. At hindi lang po yan, maging sa kabuhayan, ano? Siya ay may pag-aari. Ng mga iba't may ibang ano malaking kumpanya at siya ay kumahawak ng mataas na posisyon. Hindi lang mataas na posisyon sapagkat sa kanya yung ano, sa kanya yung kumpanya. Oh, sa kanya po. Kumpanya. Marami siyang taong hinahawakan. Opo. Ano? Ilang kumpanya ang hawak-hawak niya. Madali sabi, isa siyang taong mayroong taglay-taglay na resources sa buhay, hindi lang mayaman, no? Mayaman siya. Pero nung makita ko siya doon sa lugar na yon, ng isang institusyon na yon, nakita ko yung pagiging mababa niya, sa mas mababa pa sa kanya. Yung paano niyang tratuhin yung mga pakipag-usap sa mga, yung tutuusin, kung titingnan mo, yung kung nandun ka nga, kung di ka sanay, no, sa lugar na yon. Hindi mo nga kayang sigmurain eh, yung mga gumagana sa'yo, yung mga senses mo, no? Sa mga, sa paligid, kasi nakita mo yung sitwasyon doon, no? Opo. Pero siya, makikita natin na sa kabila ng siya eh, ano, siya eh nagtataglay ng ganong uri ng yaman, no? Mm-mm. Nandun yung, ano niya, yung mababa. Pagpapakababa niya sa harap ng mga tao. Oh, kumusta? Kumain ka na. Kung yakap-yakapin siya, tsaka ano, yakap-yakapin naman niya. No? At kung tanongin niya ng mga kung anong nararamdaman, kailangan. Pero hindi naman sa isang politikong tao. Hindi siya. Magulat na nga lang kami na ganun pala siya doon sa lugar na yon. Yung pala yung kanyang secret sa buhay niya. Na kung titingnan mo siya, mayaman.
Alam mo, mayabang tingnan, pero hindi pala ganun. Low profile siya. Oo, meron pala siyang isang parte ng kanyang buhay na doon mo makikita na kung paano niyang binababa yung mas mababa pa sa kanya. Napakababa sa kanyang mga kalagayan ng tao. Kung ibang mayayaman, di mo mapapaganan. So, doon nakita ko yung sa komunidad, kung paano nagagawa rin ng isang tao yung sa kabila ng kanyang angat na kalagayan sa buhay, paano siyang magpakababa sa mas mababa sa kanya. Ano po? Hindi kamukha ng kwento ng Ebanghelyo dito na yung mayaman na ano, eh, mapagmataas siya. Ano po? Oh, pero dito sa ating kwento, sa realidad na ating nakita, yung mayaman na yon siguro, siyempre talagang aral na rin siya ng, ano, ng pananampalataya. No? Doon nakita na ang paraan ng pagpapakababa sa mas mababa sa'yo sa pamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan talaga ng tulong. E nakita mo yung mga sitwasyon kasi ng mga matatanda ron, talagang hopeless na kung titingnan mo. Ang nagbibigay na lamang ng pag-asa ay yung mga katulad nila na sumusuporta dun sa institusyon na yun para sila yung mapangalagaan dun. Okay naman ng mga ano dun, mga matatanda natin dun. Kumakain sila, mayroong mga nurse na nag-aasikaso. Eh sa tulong-tulong ng mga tulong ng mga tao na yun na ang pagtulong nila sa mga kapang ganun eh talagang sabi nga po puso po o yung kanilang ano yung kanilang hindi, walang anumang sabi nga po limitasyon paano silang tutulong doon. At yan po yung ano pagtulong sa mas mababa ano mas po mababa. Kabababa o pagpapakababa sa mas mababa sa'yo. Sa inyo naman, Brother Romy, paano mo yan? Ako po, nakakita na rin po ako ng isang buhay na halimbawa nung mas mababa sa kanya na nagsabihin, taas siya, tapos nagpakababa siya sa mas mababa sa kanya. Ano po? Eh, nakita ko po yung halimbawa niya sa kaparian. Sa ating mga kaparian. Kasi sa apo sa akin po, may mga pare doon na nagmamas, no? Yung lapitan ko, nagmanong ko kasi talagang ako po, patano talagang kinuha ko kay pare mo. Mom, split po. Pagkuha ko ng mom, split po. Kinuha niya rin yung gamay ko, nagmanong siya. Sabi ko, ito ang taong napakamababa ang loob ka ko. Kumbaga siya, siyempre, mapagrespeto natin po sa mga kaparian, mataas ang tingin natin sa kanila. Pero nung nagmanong ko, nagmanong rin sa akin. Kaya sino ba naman ako para magmaluhan ng isang pare po. Ganun po yung ano ko eh. Kaya doon, nakita ko talaga, sabi ko, eto isang lingkod ng Diyos na itinakikita niya sa tao ang kababaan ng loob sa mas mababa sa kanya. Yun po yun. Napakaganda po ng share niyo, Brother Romy, sa mas mababa sa iyo. Ano po, pagpapakababa sa mas mababa sa iyo. Actually, sa ating pong buhay, dito po sa buhay pamilya po natin, ano po, yun nga po, yung pagpapakababa natin, yung ating intindihin yung kalagayan din ng kapamilya po natin, ano po, ang buhay natin, yung mga, ano, sa isang tahanan, ano po, sa mga bilang mga magulang. Isang bahay. Oo, sa kasambahay natin. Sa isang na lang yun. Hindi mo siya tinatrato ng isang kasambahay, kundi kapamilya mo siya. Ano yun? Yung pagtatrato natin sa papapakababa natin. Ibig sabihin ng papapakababa, ito po kasi napapaloob po sa tinatawag na paglilingkod. Sinabi yung pagpapakababa, ano po, hindi nagpapakababa tayo, nagtanggal yung uto-uto. Hindi po yun. Ano po. Ito po yung nakapaloob sa isang uri ng paglilingkod. Ano po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ito pong kababaan loob na ito o pagpapakababa na ito sa ating kapwa. Nakapaloob po ito sa paglilingkod. Para po sa kalinawan, ano po, baka po kasi tayo naliligaw tayo sa pag-iintindi ng kababaan ng loob. At maaari din po naman kung tayo po nagkakaroon po ng pagkakamali katulad po ng mga nakaraan nating tinalakay, ano po, yung tayo humihingi ng sorry, hindi po ba? Simpleng sorry sa ating kapwa sa nagawa nating mali. Pumapasok doon yung kababaan loob. Yun pa rin po yung pagpapakababa, ano, kababaan ng loob, ano po, dun sa parting yun, salitang sorry, ano, isa ka na kasi ganyan-ganyan. O yung ibig sabihin yung pagpapakababa, nandun pa rin po yun sa paghingi ng ano ng kapatawaran. O pamanhin sa ganung mga simpleng pagkakamali.
sa atin pong buhay o sa ating kapwa. O yan po sa, pag, sa mas mababa. Kayo, Sister Melly, sa mas mababa, pagpapakababa, meron po po kayong kwento dyan? Meron din po. Yung mga sa Mother Butler po, makikita natin sila na although may kakayan sa buhay, mga professional, pero makikita mo po sila nagpupunas ng upuan, nag-aayos ng altar, nag-aayos ng flowers. Doon po makikita natin yung kanilang kababaang loob na maglingkod talaga sa Diyos. Yung nga po yung sinasabi nga po natin na yan po yung nakapaloob sa tinatawag na serbisyo, yung paglilingkod, yung kababaan ng loob. Hindi niya tinitin yung katatayuan niya sa buhay. Pagpapatuloy po natin ito, bigyandaan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng himpilan ng Radyo Maria. Kumakatok po ang Radyo Maria sa inyong mga puso na makasama kayo sa pagmimisyong maghatid ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Napakalaking hamon ang maipahayag ang salita ng Diyos, ngunit ito ay nagiging madali sapagkat kayo ang nagiging buhay na patunay ng pagkilos ng Diyos. Maging kabahagi ng mga pamamaraan ng pagtulong sa Radyo Maria. Tangkilikin ang mga coin banks, ang mga donasyon sa mga bangko na tumutulong na maihatid ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid saanman sa buong mundo, ang pagiging isa sa mga Friends of Radyo Maria, at gayon din, isa sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang pakikiisang pinansyal na tulong sa ating gawain. Nawa ay lagi tayong magkaisa at maging isang pamilya sa paghatid kay Kristo sa bawat tahanang Pilipino. Ito po si Father Raymond S. Cruz, ang direktor sa mga programa ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ibabalik po ang tunay na buhay baka Diyos at kayo patuloy pa rin subusubaybay sa himpilan ng ating malay na ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Sa atin pong tinalakay kanina, nandito po tayo sa paksa ng kababaang loob sa mas mababa, ano po, sa nakabababa sa iyon. Ibig sabihin, yung mga tutusin, hindi mo kailangan pansinin, ano po. Pero sabi nga po, sa ngalan po ng paglilingkod, bilang isang Kristiyano, bilang isang nakikipagkapwa-tao, eh, nandun po yung ating sinasabing concern kung bakit po tayo nagpapakababa, ano po, nagsiservisyo, ano po, sa mas mababa sa atin. Kamukha po ng ating nakaraang huling tinalakay, nakaraang linggo, ano po yan yung concern o malasakit, ano po. At ngayon naman po, sa ating pong kalawang bahagi ng ating tatalakayin dito sa paksa ng kababaang loob, ito namang pagpapakababa sa kapantay. Ba, parang mahirap yan. Ang kapantay mo lang siya, diba? Sabi mo, karaniwang kasing kasabihin, pareho lang tayo. Pareho lang tayo. Gusto mo, pasunurin mo ako. Alam mo ko siya, no? Di ba? Pareho lang alam tayo. Parang gano'n. di mo ba? Ito sa atin natin yung mga ganyang nagpananalita, no? Pareho lang tayo ng posisyon. Ganito, ganyan. Ano po? So, yan po yan. Ano? Madalas po itong sa kapantay, nahihirapan din po tayo rito. Kasi magkapantay lang kayo. Kumbaga para kasing sa atin pong kalalagay, sa ating pasaloobin, humihingi rin tayo ng parte natin sa kanya. Kasi parang kumbaga sa ano, pareho kayong ate, parang gusto nyo isa't isa, kayo maging bata sa kanya, o kaya siya intindihin mo, no? O siya naman ang intindihin mo siya. Parang gano'n, no? Kaya doon nagkakaroon ng tinatawag na kahirapan sa kapantay, no? Kaya ito, sa ano pa rin, sa atin pong tinatawag na pagsiservisyo pa rin,
sa ating paglilingkod, kung bakit kailangan natin tong gamitin yung tinatawag na pagpapakababa sa tinatawag nating mga kapantay natin. Kumbaga, ka-level natin, ano? Okay. Sa Merly, yan bawa, sa ano natin, sa ating pong gawain, ang kamukha natin, buhay natin dito. Mm-hmm. Tayo, pantay-pantay dito. Pantay-pantay. Ano, walang mataas sa atin dito, walang mababa. Mm-hmm. Tayo rito sa ating kalalagayan na ito bilang mga lingkod sa himpapawid ng ating mga tagapakinig, tayo pantay-pantay dito at hindi tayo pwedeng, walang pataasan dito, ano po? Opo. Ano po? Mm-hmm. Sapagkat ang buhay natin, hindi naman pataasan, kundi pababaan. Pababaan. Opo. Kaya kung hindi po tayo titingin dun sa pababaan, yung pagpapakababa sa kapantay, mahirapan po nating maisagawa. Kaya marami po mga tao nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan dahil nga po sa sila, iniisip nila sila ay mga magkakapantay. Ayan, kahit sa atin pong paligid, makikita po natin yan na ang mga tao ayaw nun nilang magpababaan. Gusto nila... sila yung bossy. Oo, mas angat sila, ganyan. kasi mas mababa, madali ka magpakababa dahil mababa naman, di ba? Yuko ka lang doon eh. Pero sa kapantay mo, kasi pantay ka sa tingin mo. Sir, bro, ako yan, na-experience ko yan. Trabaho ko. Kasi po, sabi nga nila, pare-pare sa mga tayong nagtatrabaho rito. Mm. O, totoo naman yun. Pare-pare sa mga nagtatrabaho, para sa empleyado, no? Although, medyo ano lang yung konti yung aking position. Pero, kung anong ginagawa nila, ginagawa ko rin. Siya. So, kung halimbawa, mag-mama sila, nag-mama-up din ako. Ganun po siya. So, pinakikita lang doon na walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay pagdating sa trabaho. O kaya na talagang kalaban lang talaga natin dito sa parting to, pagka sa kapantay, madalas kasi umiiral dyan yung pride. Pride. Mm, pride. Sa magkakapantay. No? Mm-hmm. Hindi natin may-alis yan. Ano po? Kahit nga po sa magkakapatid eh. O, huwag mo sabihin na sila may ate, may kuya, may panganay, may bunso. Sa salitang anak, magkakapantay yan. Mm-hmm. Salitang anak. Totoo po yan. Po ba? Mm-hmm. Hindi po yan sasabihin mong mababa yung bunso sa panganay. Ano po? Wala nang panganay doon kasi sinabi panak. Sa salitang anak, ang lahat ng yan ay magkakapantay. Mm-hmm. Kaya makikita po natin, kadalasan sa magkakapatid, hindi po sila nagkakasundo. Po. Kaya sabi nga po, mabuti sa magkakapatid ko yan ay magkakalayo. Pag yan ay magkakasama, ano po? Ayan po, buhay na karanasan na tutupong nangyayari yan. Mm-hmm. Ang mga magkakapatid, kaya siguro magkakapatid, kailangan patid-patid yung stay sila, no? Kailangan may stay sila. Ano po, may stay. Kasi kung yan sama-sama, pagsasama-samahin mo yan, sa salitang anak nga, sila yung magkakapantay, diyan po nagkakaroon ng power struggle o tawag dito, pagbabanggaan po ng kanilang karapatan, no? Sa isang pamilya. Ayan. Bakit po? Dahil nga po sa pagkakapantay-pantay, kaya makabubuti po ang magkakapatid, nagiging masaya lang po kung sila yan, yung isa nakatira na sa Amerika. O kaya iba naman, nasa ibang bansa. O kaya magkakaibang bayan. Ngayon, pag nagkikita-kita sila, naku po, ay sarap ng pagkasama. Po. O kaya yung kumustahan, no? Sa cellphone, o kaya sa saan man, sa internet, no? Masarap. Pero sasabihin mo po na sila dikit-dikit. Yeah. Pagsasama-samayin mo sa isang tawag dito, isang lugar, compound, no? Madalas po nangyayari na lang. Madalas po nangyayari, mga minamahal lang yung mga taga-subaybay na nagkakagulo po ang magkakapatid. Mm-hmm. Hindi po yan, hindi po yan isang haka-haka po yan. Yan po ay ayon sa observation natin. Ano? Siguro po, kinakailangan para maano yung kababaan na kapantay mo, respeto. Yung nga po. Sa nasa paghawak ng mga magulang. Ano po? Pagkailangan ng mga magulang. Kaya kinakailangan, ang mga bata, kinakailangan talagang imulat mo sa ganitong uri ng... Angkat maaga. Oo. Sa ganitong uri ng tinatawag natin katangian, no? Opo. Yung kababaang loob na yan. Kasi kung di po alam ng bata yan,
magiging pride niyan. At saka nangyayari talaga po. Talaga nangyayari yan. Oh, nakikita ko po natin. At may mga nakikita na rin akong ganyan sitwasyon. Oh yeah, kahit naman sa ating lipunan, makikita po natin dahil ang mga tao, pare-pareho lang tayong Pilipino, pare-pareho lang tayong may pera, yun. Kaya nagkakaroon ng overpowered po. Ganun po ang nangyayari. Kaya ito pong pagpapakababa sa kapantay, napakahirap po nito, ano po. Unless na tayo po ibig sabihin imulat ng husto sa aral ng kababaan ng loob. Ganun naman kahirap 'yon. Minsan din sa mag-asawa, pataasan din ang pride. Kaya wala yung mag-asawa. Ay makikita ng bata. Mali si tatay, ayaw namang sumuko kay nanay. O si nanay, mataas ang pride. Ayaw namang mingi ng anak. Sorry. Apoy pareho. Nakikita ng mga bata, puro pride yung umi. Di sila, puro pride na rin. Nakikita kasi po nila. So yung bunga, yung puno, ganun. Pag magiging bunga, pride na rin. Ang tumubo, hindi humility, hindi kamaba ang loob, kundi kapalaluan, pride na lang. Di ba po may kasabihan na ganyan? Na kung ano yung nakikita ng bata, ay nagiging tama. Nagiging tama. Ang ginagawa ng matanda. Nagiging tama sa paligid ng bata. Di ba? Ang ginagawa ng matanda. Oo. Kaya nga po, mga minamahalay mga taga-subaybay, ano po, baka naman nagpapataasan kayo dyan, makikita ng mga anak natin, gagayahin po tayo sa pataasan. Kaya yung mga yan, hindi po magkakasundo dahil po natutunan sa atin, pataasan. Pataasan na lang po ng pataasan yan hanggang sa sila po bumulusok na po sa kanilang pagmamataasan. At pagka nabulusok na po sila doon, alam niyo naman, mga nabubulusok, nagkakabali-bali ang mga buto, ano po, kawawa naman po yung mga kaluluwa ng ating mga anak na sila po ay mahuhulog sa bangin ng kapalaluan. Mahirap po sa isang tao ang magkakaroon po ng pride o kapalaluan sa kanyang buhay. Sabi nga po, nalalayo po yun sa kaharian ng langit. Ano po? Ayan po yun sa kapantay. Kaya kayo po mga magkakapantay dyan, pag-aralan nyo po paano kayong mapababaan. Ano po? Pababaan po ang aral ng kaharian ng langit, hindi po pataasan. At ito naman, ikatlo naman po, ano po? Ang pagpapakababa sa mas mataas sa iyo. Siguro mas madali yun, no? Ano po? Kasi bawa lang naman po, no? Wala nang ibang ano, no? Surrender. Mas mataas sa iyo. Ayan, nangyayari po yan, no? Nangyayari po yan sa ating buhay, no? Na may sinusundan tayong mas mataas sa atin. Kamukha na sa trabaho natin, no? Ayan, siyempre, boss. Boss yun. Boss. Sabi nga po, yung boss, huwag na po tayo magmataas sa boss. Kasi boss po yan, eh. Karapatan po ng boss kung kailan niya gustong matuwa at saka kung kailan niya gustong magalit. Oh. Ganun po yan. Boss, eh. Gusto niya po, kayo na lang ang boss para yun yung gawin. Ano po? Pero, ako pasaway, eh. Kasi, misa yung boss, alam ko. Siguro boss ka rin. Napapasagot ako, Brad. Siguro boss ka rin. Hindi, napapasagot ako doon sa boss. Sorry po ka. Hindi, okay lang yun. Kung yung boss mo naman, nagkakaintindihan na kayo, no? Meron naman kasing, parte na kung sasagot ka sa kanya, dapat naman, bakit hindi, di ba? Hindi naman yung sumagot ka. Dahil hindi naman yung lumalaban ako. O maliban na lang, kung sagot mo sa kanya, minumura mo siya. No? Kung sagot mo sa kanya, totoo naman, sa makatotohan ng parte, as para sa kaayusan, hindi naman masama yun. May points. Opo. Yung nga yun, dapat nating maintindihan, ano po, porque mataas po yan, baw ko na lang din ang baw. Hindi naman po ganun yung pagpapakababa. Ano po? Kung kailangan po nating magsalita, ano po, ng para sa karagdagan sa kaayusan, sabihin po natin, hindi naman po yung sinabi niya. Kasi naisip mo, boss siya, ayaw mo na magsalita. Ibig sabihin, sama ka ng loob. Kaya yung magsalita sa kanya, paala ka lang sa buhay mo, sa isip-isip mo siguro lang nun. Mali naman po yun. Ano po? Siyempre, yung nakakataas sa atin, mataas lang siya, hindi naman ibig sabihin porque mataas yung posisyon niya sa atin, perfecto na po yan. Hindi naman po sa ganun. Kadalasan pa nga po, kung gusto nga lang po ng mataas, mayakap niya tayo, gagawin niya. Kaya lang kasi yung posisyon po na yan,
halimbawa, isa ka pong supervisor, no? Mm-hmm. O, siyempre, yung position mo na yan, ikaw yung titingin ng mga bagay-bagay para sa kaayusan ng isang kumpanya. May hindi naman po pwede na hindi ka umupo dun sa position mo na yon. Mm-hmm. At makikipagbarkadahan ka na lang halos sa mga empleyado na alam mo namang dapat mo mm-hmm. situhin. Dahil naka-apektuhan yung trabaho, nakikipagkaibigan ka na lang halos. Eh, nawawala ka na rin doon sa pagiging ano mo, sa position mo na yon, ano po. So, sa atin naman na mga nasasakupan nga ng mga nakatataas sa atin, nararapat din po na bilang pagpapakababa natin sa mas mataas sa atin, eh yung tayo po, maintindihan po natin sila. Pilitin po natin na unawain po natin yung posisyon ng isang tao. Lalo po sa atin po mga tagapakinig na nakikipaghanap buhay, nakikipagtrabaho po, ano po, nung panya po tayo. Ito po, ano po, alam po natin, mayroon po mga boss na sa atin, sa tingin po natin, yung mga pasaway para sa atin, ano po. Pero unawain po natin yung kanilang posisyon sapagkat yun po eh, hindi rin naman nila ginusto, ano po. Yun po ay isang responsibilidad nila na kung hindi po nila gagawin, eh baka lahat po kayo maapektuhan. Ano po, kasi kung sila magwawalan ng bahala sa kanilang trabaho, mapabayaan ng trabaho, eh kung masisira ang trabaho, lahat po yan maapektuhan, ano po. So yan po yung mga role ng mga ano na yan, ng mga mas mataas po sa atin na hindi naman po mahirap pakisamahan. Sabi nga po, sumunod ka lang, wala ka ng problema. Ano po, at kung may kailangan dapat na sabihin, eh di sabihin natin para maintindihan niya. Kasi minsan kasi ang mga boss po natin, mga nakatataas sa atin, minsan naghahanap din po ng paliwanag sa mga bagay-bagay na sa tingin niya eh masyadong questionable, ganyan, ano po. So, nasa atin naman po yun, ano po, na tayo eh may karapatan din namang magsalita base sa atin pong karapatan din bilang isang tao. Dahil hindi naman po nagmamataas sa mas mataas sa atin, kundi sinasabi lang po natin yung nararapat. Ayan po yung pagpapakababa sa mas mataas. Sabi nga po, mas madaling gawin, kasi mataas, mababa ka, di sunod ka na lang. Opo. O, kaya Sister Mary, kaya hirap, sunod ka lang. Ay po, Sister Mary, meron pa kami dadagdag sa mas mataas. Opo, gaya po ng ating Panginoon Jesucristo, siyempre, siya po yung gumawa ng langit at lupa, pati na tayo ginawa niya. So, talagang mas mataas sa atin na dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos, yung gawin natin ng kanyang kalooban. Makikita din po natin ng ating Panginoon Jesucristo na siya po yung naging modelo ng kababaang loob. Nagpakababa po siya sa mataas sa kanyang ama. Nagpakababa po siya sa kapantay niya at nagpakababa higit sa lahat sa mas mababa pa sa kanya. Yung mga tao, pinako pa siya sa krus, ano po. Opo. Kaya siya po talaga yung modelo ng kababaang loob. Sabi nga po, kababaan ng loob, isa po yan sa mga karunungan ng Diyos, ano po. Mm-hmm. At yan yung karunungan ginamit ng Diyos upang tubusin ang asang daigdigan. Ating pong palalawakin pa po ito, ano po, papasok na po tayo sa espiritualidad ng ating paksa. Bigyan daan po muna natin ang himpilan, ang paalala ng ating himpilan. Kayo po ay inaanyayahan naming makiisa sa pagmimisyon ng Radyo Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metro Bank, ang account number po ay 102-310-229-223-6. At sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radyo Maria Family! Nagbabalik po ang tunay na buhay maka Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagdako sa espiritualidad ng atin pong tinatalakay na ito, ano po? Yung pong pagpapakababa sa mas mababa, sa mas kapantay, at
sa mas mataas na po sa iyo. Ayan, atin po ngayong tingnan ang atin po magiging paksa base naman sa banal na kasulatan, ano po, kung paano ginamit ng ating mga ng ating Panginoon sa Kristo at ng mga propeta yung mga bagay-bagay ng pagpapakababa sa isa't isa. Unahin po natin yung sa atin pong mahal na ina, ano po, yung pong paksa na kung paano ginamit ng ating Panginoon yung ng ating mahal na ina yung pagpapakababa niya. Dito po sa Ebanghelyo ng ating nating Panginoong Jesucristo, ayan, makikita po natin dito na yung ating mahal na ina ay tinawagan ng anghel. Kinausap siya ng anghel. Ayan. Na sinabi nga doon ng ating mahal na ina, nung sabi sa kanya ng anghel na siya maglilihi ng isang lalaki, ano po, ng isang sanggol na lalaki, tatawagin niyang Jesus. Ang sinagot ni Mama Mary doon, narito ang alipin ng Panginoon. Sa angels yata. Ha? Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin, ayon sa wika mo. Ayon sa wika mo. Nakita po natin doon, mga minamahal na taga-subaybay, ano po? Yung pagpapakababa ng ating mahal na ina. Nasabi nga po, hindi lamang lingkod ng Panginoon, di ba? Yung handmade, ang pagkakabigkas doon, no? Yung kababaang loob niya na, narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. So, yan po yung mga ginamit na katangian ng ating mahal na ina, kung paano pong yung katawang, yung salita ay magkakatawang tao sa kanya pong sinapupunan. Yan. Yan po yung ating mga binibigyan ng kalinawan na parte po ng kababaang loob na ginamit po ng ating mga kinikilala na bantayag po ng ating pananampalataya. Yan po yung ating mahal na ina. At sa pagpapakababa po ng ating mahal na ina, nakikita po natin na naitanim po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Hanggang sa, sabi nga po ang ating Panginoon, tinagurian siyang tupa ng Panginoon o kordero ng Diyos. Yun nga po, sagisag nga po ng kababaang loob, kung ating pong titingnan, ano po yung ano, Mr. Medic, sagisag ng kababaang loob? Yung tupa. Ayan. So, yan po yung ano, yan po yung sagisag ng kababaang loob, pagiging tupa. Ano po yung kaano niyan? Ano po yung katapat niyan? Kambing. di ba pareha may sungay? Ano ba? Pero yung sungay nung ano, nung kambing nung tupa, baluktot. Baluktot. Ano po? Ayun po yung ano, yan po yung ating sagisag ng kababaang loob. Ang kababaang loob po kasi, kung ito po ay ating unawa ay mabuti, titingnan po natin to, napaka-misteryo po ng buhay ng tao natin kung nandito, kung nasa atin po yan. Yung kababaang loob na yan. Sabi nga po, ang magiging kulay po natin, kulay itim sa ganyang kalalagayan. Masyado po tayong misteryoso sa buhay ng kababaang loob. Bakit po? Kasi, pinay mo, pagpapakababa ng loob, hindi po basta-basta nakukuha sa eskwelahan yan. Ano po? Opo. Walang eskwelahan na ang subject, kababaang loob. Meron po ba? Wala po. Wala po. Nagbabayad tayo ng mga mahal na tuition sa malalaking universidad, no? Pero yung kababaang loob, na isa sa pinakasangka para pumasok sa karan ng langit, hindi po tinuturo sa mga universidad yan. Ano po? Samantalang ito ang pinakamalaking kasangkapan upang tayo po ay pumasok sa kaharian ng langit. Kaya sa iba pa pong ebanghelyo, mababasa po natin yung pagpapakababa naman po ni San Juan Bautista, ano po, sa ebanghelyo po ng ating Panginoon. Nang lumapit nang ipakilala niya ang Panginoon, sabi niya, may dumarating na higit pa sa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. At siya magbibinyag sa inyo sa dugo at espiritu at apoy. Po.
Okay, ibig sabihin yun po yung pagkapakilala ni San Juan Bautista sa ating Panginoon. Ano po? Punong-puno ng kababaan ng loob. Hindi man lamang ako karapat-dapat yumukod para magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Yan po yung mga taong Diyos, ano, taong mula sa Diyos, ano po. At ganoon din naman, ang ating Panginoong Kristo, nung siya ay lumapit na kay San Juan Bautista upang siya ay bautismuhan, ni Juan Bautista, ibig siyang saway ni Juan Bautista. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi, kailangan matupad ang nakasulat, sabi niya. So ang ating Panginoong Kristo, kahit siya isang misiyas na nagkatawang tao, sabi nga nun, Diyos na nagkatawang tao, nagpasakop siya kay San Juan Bautista, ano po, sa binyag na yan. Pero ayos yung binyagan ni Juan Bautista, kaya pero sabi ng ating Panginoon, hindi, kailangan matupad ang nakasulat. Kahit po yung sa Gatsemene, di ba? Mm-hmm. Yung sa halaman na nag-Gatsemene, pinakita na rin yung kababaang loob niya ron. Yung ama ko, sabi niya. Opo. Mangyari na wang iyong wag ang akin. Kung gusto mo, layo mo sa akin yung pagtitiis na yan. Yung hirap na yan. Doon pinakikita niya talaga yung kababaang. Huwag mangyari ang sa akin, kundi ang sa'yo. Yan po yan, yung mga party po ng kababaang loob. Yun naman yun, ang pagpapasakop ng ating Panginoon sa kalooban ng Ama, no? Nga po, kung titingnan naman natin sa ating kalalagayan, sa ating tinalakay kanina, yun ang yung kababaang loob sa mas nakakataas sa Kanya, no? Sa Kanyang Ama. Na sabihin niyang, huwag mangyari ang sa akin, hindi yung sa'yo, ano po. Yun naman kay Juan Bautista, yung halos magkapantay lang sila, pero, no? So, sabi niya, hindi, kailan matupad yung nakasulat. Binyagan mo ako, yun ang nakasulat eh. Pero sa sinasabi naman ni Juan Bautista, hindi ako karapat dapat magkalagdang ng tali ng panyapak ng kasunod niya, no? Ng ating Panginoon sa Kristo. So yan po yung diwa po ng kababaan ng loob, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po. Saan man tayong naroroon, ano man ang ating kalagayan sa buhay, mahirap man tayo, salat man tayo, meron man tayo, nakakaluwag man tayo, mayaman man tayo, ang kababaang loob po dapat taglayin ang bawat isa sa atin. Wala pong papasok sa kaharian ng langit na walang taglay-taglay na kababaan ng loob. Dahil kung wala po tayong kababaang loob, paano po tayong magsisisi? Ano po? Paano po tayong magmamalasakit sa ating kapwa, gayong ang sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala po sa atin ang kababaang loob, di po natin pwedeng gawin yon, mga minamahalang mga taga-subaybay. Kaya sa amin pong pananatili dito sa atin pong programa, ano po, o sa atin pong pagtalakay na ito, sa atin pong paksa na ito na kababaang loob, nawa po mabuksan po ang ating mga isip, puso at kalooban sa diwa po at katangian ng kababaang loob na ito na tayo po ay panaugan ito, pagkalooban ng biyayang ito ng ating Panginoon. Ito po isang biyaya sa atin. Sabi nga po, mapapala daw yung may mabababang loob. Ano po? Sapagkat tatamuhin nila ang lupa. Ang lupa. Di ba yung sabi? Sa walong puno ng pagpapala? Kaya may mabababang loob, tatamuhin na ang lupa. Bakit? Ano ba yung lupa? Yung kapamahalaan, di ba? Kapamahalaan. Yung bahagi natin. Sa mga biyaya ng Diyos, pagkakaloob. Yan po yung ating paksa ng kababaang loob. Nawa po, mga minamahalaming mga taga-subaybay, sa mga kwentuhan po natin, nagkaroon po kayo ng mga napulot na mga kaalaman at mga aral sa atin pong tinalakay. Basahin muna natin ni Brother Jimmy. Alam si Brother Jimmy. Napakasipag eh. Okay naman magbasa, Sister Mel. Mula po yan sa akin pong kapatid na nasa San Jose del Monte, Bulacan. Ano po, Brother Jimmy? At kanyang pagbabahagi sa ating pong paksa. Babasahin na po natin yung pinadala ni Brother Jimmy na kababaan ng loob. Mapapalad yaong may mabababa ang loob at malilinis ang puso sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Ito ay isang karunungan mula sa Diyos. Halos alam naman natin na ang
kasalungat nito ay yung mga taong palalo. Walang ginawa kung di magmataas. Hindi kailanman nagpakumbaba. Ang tingin sa sarili ay pinakamarunong na. Magaling sa lahat ng bagay. Tinitingala ng maraming tao. Pero sinabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Ngunit napakahirap gawin kung paano magpakumbaba. Sapagkat aharapin niya ang matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Aalimurain siya tulad ng ating Panginoong Jesus. Matinding pagsupil sa sariling kalooban sa pamamagitan ng selyo, ng kahinahunan, katimpian, at katyagaan. Sa makatuwid, kung tayo'y patuloy na susunod at maglilingkod ng ganap sa Diyos, tayo'y magkakamit ng pinakamataas na karunungan mula sa Diyos. Ang kababaan ng loob, magpakababa sana tayo kung nais nating makamit ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda. Maraming salamat, Brother Jimmy, sa inyong magandang pagbabahagi at nawa, mga minamahalang mga taga-subaybay, kayo po ay minapulot sa amin pong pagtatanghal na ito ng paksa ng kababaan ng loob. Maraming pong salamat sa inyong pong pakikinig. At inanyayahan po namin kayo bisitahin ang aming Facebook page, Mysticismo, paki-search lamang po at paki-like po ito at makikita niyo na po ang ibang mga talakayan po namin. Gayun din po sa youtube.com, i-search lamang po ang title ng aming paksa, Kababaan ng Loob. At inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa kabuuan po ng Mysticismo, kami po ay muling nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Dito po sa impila ng ating mahalay na, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Sumayin niyo rin.